Alam mo ba? Ang dating bandila ng Pilipinas ay may burdong muka sa gitna ng araw. At alam mo ba? Hindi pwedeng ilagay ang bandila sa pader na nakapahalang. Dapat ito ay patayo at nasa bandang kaliwa naman ang kulay asul. At pag hindi mo ito sinunod, maaaring ikay makulong at magmulta hanggang 20,000 pesos. Ilan lang yan sa mga nakakagulat na kalaman pagdating sa ating national flag. Kaya tara! Ngayong araw ng kalayaan, talakayan natin ang 10 kaalaman sa ating watawat na maaaring ngayon mo lang maririnig. Ang watawat ng Pilipinas ay hango sa bandila ng Amerika. Ang pagkakapareho ng ating bandila sa Amerika ay hindi nagkataon lamang. Sinadya ito upang mabigyang pugay ang Amerika sa pagtulong nila sa ating bansa na walang halong interes. Kaya ang ating watawat ay mayroong kulay pula, puti at asul at ang paggamit ng mga bituin. Ang halos kaparehas na disenyo ng ating watawat ay ang bansang Cuba at Puerto Rico. Ang tatlong bituin ay hindi sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa katunayan, ang tatlong bituin sa ating watawat ay kumakatawan sa Luzon, Mindanao at Panay, hindi Visayas. Inihayag ito bilang The Archipelago's Three Principal Islands, kung saan nag-umpisa ang revolusyon. Sinubukang baguhin ni Ferdinand Marcos Sr. ang kulay ng bandila. Noong 1985, sinubukang baguhin ni Marcos ang kulay asul ng ating bandila upang gawin itong light blue. Kwento ng istorya na si Ambeth Ocampo, meron daw kakulangan sa supply ng tela at light blue silk na tela lang ang meron sa panahong yun. Agara naman itong ibinasura pagkatapos ng EDSA Revolution. Ang original na kulay asul ng bandila ay base sa pagkaasul ng watawat ng Amerika na Navy Blue. Pero noong 1998, napalitan ang dating Navy Blue ng Royal Blue dahil ito sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ang pagbabawal ng ating watawat sa ating sariling bansa. Pinagbawal noon sa Pilipinas ang pagsabit o pagdisplay ng bandila noong 1907. Ang Flag Law of 1907 ay nagsasaad ng pagbabawal sa ating sariling bandila dahil sa pagkontrol ng mga Amerikano sa bansa. Naibalik lamang ang paggamit sa ating watawat noong 1919 at simula noon, ito na ang naging national flag ng ating bansa. Sa ibang bansa, tinahi ang pinakaunang watawat ng Pilipinas. Sa Hong Kong, ginawa ang pinakaunang bandila ng Pilipinas. Personal na binigay ni Emilio Aguinaldo kay Doña Marcela de Agoncillo ang disenyo ng watawat. Katuwang ni Doña de Agoncillo sa pagtahi ang kanyang anak na si Lorenzo Agoncillo at ang pamangkin ni Jose Rizal na si Delfina Herbosa Natividad. Inabot sila ng 5 araw sa pagtahi nito. Hindi sa Kawit Cavite, unang winagayway ang bandila ng Pilipinas. Kontra sa paniniwala ng nakararami, hindi noong June 12, 1898 sa Kawit Cavite unang winagayway ang ating watawat, ayon kay Augusto de Viana, isang researcher. Unang iwinagayway ang ating bandila sa Alapan Imus, Cavite sa kasagsagan ng labanan ng Filipino at mga Espanyol noong May 28, 1898. Iniladlad ni Aguinaldo sa harap ng Philippine Revolutionary Army at mga bihag na Kastila ang bagong bandila ng Pilipinas. Dahil dito, ipinagdiriwang natin ang ating bandila simula May 28 hanggang June 12. Walang nakakalam kung nasaan na ang orihinal na bandila ng Pilipinas. Nabanggit ni Aguinaldo noong June 11, 1928 na ang orihinal na bandila ay nawala sa Pangasinan sa gitna ng Filipino-American War. Sa ibang report naman, nawala raw ito sa Nueva Vizcaya. Ngunit ayon kay Marcela M. Agoncillo, anak ni Doña Marcela, ang orihinal nating bandila ay nakatago sa bangko ng Monte de Piedad sa Maynila at kinalaunan ay nilipat sa Aguinaldo Museum sa Baguio City. Ito ay sa utos ng kapatid ni Emilio Aguinaldo na si Cristina Aguinaldo Suntay. Pero ayon sa nakararami, ito raw marahil ay isa na lamang replika ng orihinal na bandila. Ang 8 sinag ng araw ay kumakatawan sa 8 lalawigan. Ang unang disenyo ng ating watawat ay mayroong mata at labi sa gitna ng araw na naglalarawan sa isang muka. Nabago lamang ito noong taong 1919. Ang 8 sinag ng araw ay kumakatawan sa 8 katagalugang probinsya. Ito ang Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Tarlac at Batangas. Ngunit, base sa original na dokumento, hindi kasama ang lalawigan ng Tarlac, Bagcos, Bataan ang nakasaad dito. Naghain din ng petisyon si Representative Sultan Umar Dinaalan noong 1970s upang gawing siyam ang sinag ng araw sa ating bandila.
Ayon sa kanya, ang karagdagang sinag ay para sa representasyon ng Pilipinong Muslim. Sinundan din ito ni Richard Gordon noong taong 2009. Hanggang ngayon ay wala pa rin galaw ang usaping ito. Sinubukan ni Fidel Ramos baguhin ang disenyo ng Watawat. Naglabas noon ang dating Pangulong Fidel Ramos ng dalawang bagong versyon ng magiging bagong bandila sana ng Pilipinas. Kung mapapansin, dinagdagan ito ng crescent moon sa tabi ng araw. Si Emmanuel L. Rosario naman ay nagbigay rin ng bagong disenyo upang dagdagan ng isang bituin ang ating bandila kasabay ng pagdagdag ng isa pang sinag ng araw. Ang karagdagang bituin ay kumakatawan sa lugar ng North Borneo or Sabah. Hindi lupang hinirang ang unang pambansang awit ng Pilipinas. Habang pinapatugtog ang ating pambansang awit, kasabay naman itong ibinabandera ang ating watawat. Ngunit hindi lupang hinirang o mas kilala sa tawag na Bayang Magiliw ang ating unang pambansang awit. Pinakausapan ni Andres Bonifacio ang kompositor na si Julio Nakpil na magsulat ng awitin para sa bansang Pilipinas. Ang titulo ng nailikhang awitin ni Julio Nakpil ay Marangal na Dalit ng Katagalugan. Ngunit dahil sa pagkamatay ni Bonifacio, ay hindi na ito nagawang maging national anthem. Pagkos noong June 5, 1898, pinakausapan ng Noy Presidente na sa Aguinaldo na magsulat ng bagong awiting pambansa si Julian Felipe. Nailika ni Julian Felipe ang lupang hinirang at hanggang ngayon ito pa rin ang opisyal na pambansang awit ng Pilipinas. Kulang ang 10 bagay upang talakayang mabuti ang ating ginagalang ng watawat. Kaya, saan kwento ka pinakahumanga? Hayaan naming malaman ito sa pamamagitan ng pagkomento sa baba.